jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapatid. We are great. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisa Teleradyo. Tayo gustong umunlad. Bawat isa may pangarap na nais matupad. Pagpatak ng alas 11, dito ka na sa Talakayang Libre para sa hashtag goals na walang imposible. Iangat ang kakayahan, palaguin ang karunungan kasama ang Power Couple, Vic at Evelyn Garcia. Tulong ko, pasa mo! Magandang dalakit na bahay po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood ng programang ito. Ako po, si Vickers. Ako naman ang inyong kapamilya, Abilin Garcia. Dito ang Tunong Ko, Pasa Mo! At patuloy pa rin tayong nakapanood sa Teleradyo Sky Cable Channel 26 po yan, ha? Sa lahat po ng local cable providers, mapapanood din po tayo i1TV at ABS-CBN Radio Service App. At syempre, nandyan pa rin kami sa ABS-CBN News, Facebook Live, at ABS-CBN YouTube Channel. So maraming mga nakatutok sa atin, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yes, kasi nga nasa YouTube at Facebook. Kaya kami nasa Pilipinas kayo ngayon at parang gusto nyong mapakinggan o mapanood mga kamag-anak nyo sa abroad. Share! Pwede nyo po share, okay? This time, dadako na po tayo sa ating libreng tulong kalaban sa pamamagitan po ng ating quote for the week. Yung mga quote for the week, ito po yung pag talagang inaral nyo at talagang ginamit nyo sa buhay, makikita nyo magkakaroon po ito ng pagbabago sa buhay nyo at gaganda po ang buhay nyo. Kaya po namin ginagawa ito linggo-linggo. At dahil buwan pa rin ng November. Oo, diba? At ang buwan ng November ay? Oo, so lagi nating ginugunita. Ginugunita ang mga? Oo, yung mga mahal nating sa buhay. Na? Yeah, kaya linawin mo kasi mahal natin sa buhay pero binibitin mo na yung mauna na kinuha ni Lord. O kaya medyo nauna sa atin. Kasi tayo susunod din. Oo, pag diba ikaw? Ikaw na susunod. Okay. Diba? So, in connection with kamatayan, meron tayong quote for the week. Correct. At ito yung sinabi ni Mark Twain. Ito yung, alam mo, lagi kong iniisip kapag when you think about death or kamatayan, talagang sigurado ito. Hindi mo lang alam kung kailan. Sigurado. Yes. Sigurado. Sabi ni Mark Twain, the fear of death follows from the fear of life. Mm-hmm. A man who lives fully is prepared to die at any time. Ganda, basically, dalawa itong pag-uusapan natin. Ha? Una, yung fear of death, saka yung hindi yung handang nang mamatay. Doon muna tayo sa fear of death. Ang ganda na pagkakasabi niya, kung ikaw daw may takot, kasi alam mo, sa survey, every time nagkoconduct tayo ng mga seminars, nagtatanong ako, what is your deepest fear? Greatest fear. Makikita mo, talaga doon sa kanilang roster, number one ang death. Marami po tao natatakot mamatay. At base po kay Mark Twain, sa pinakasikat na writer sa buong mundo po, is yung takot daw natin sa kamatayan ay nagiging sumusunod din daw po yung takot natin sa buhay. Oo, yung mabuhay pag takot ka. Pagkatakot ka daw sa mamatay, normally, takot ka rin mabuhay. Naku. Kawawa naman niya. Oo nga, parang wala kang pupuntahan. So, pag patay, takot. Pag buhay, takot. Yun po, isang bagay na kailangan niya natin pag-usapan. At saan po nang gagaling yung takot sa kamatayan? Nanggagaling po ang takot sa kamatayan sa mga maling pananaw o perspective sa kamatayan. Marahin po silang maling pananaw, kaya po, natatakot na rin silang mabuhay, kaya buhay sila, may problema sila. Patay sila, wala na silang problema. Mm-mm. Kasi nakakita na ba taong patay na may problema? Wala. So, yun po kailangan natin pag-usapan. So, nagkakaroon po ng problema ang buhay natin pag hindi tama ang pananaw natin sa kamatayan. Correct. Yeah. Kasi parang yung iba, parang iniisip na kapag kamatayan, ito na yung katapusan. Mm-mm. Oo. Yung iba. Pero kung ang perspective mo sa death, is that there will be no more pain, no more tears, no more, di ba? At magkakaroon ka ng buhay pagkatapos ng kamatayan, hindi ka matatapos. Magbabago. Kaya lang, hindi lahat ng tao ganyan ang pananaw. Kasi may iba tao ito pa pananaw. There's no life after death. Oo. Yung sinasabi mo, there is life after death. Yun lang pong dalawang pananaw na yon,
ang laki na po ng pagkakaiba sa pamumuhay mo. Oo. Oh. Pag-usapan natin. Pag sinabi mong there's no life after death, ibig sabihin, pag namatay ka na, yun na yun. Patay na. So ano dapat gawin? Wala na. Talagang may ending may nagsabi sa akin, ito dapat gawin. Bumili ka na napakamahal na lucho at kabaong. Kasi yun na yung final destiny mo. Doon ka na forever. Gandahan mo na. Kailangan medyo... Musileo dating. Iba dating, ano? Oh, kasi yun na yung parang final destination mo. Yan eh, kung you believe in there's no life after death. Pero kung naniniwala ka naman na there is life after death, eh, baka magkaroon ka ng excitement pa nga pagdating ng panahon. Eh, parang punto is, hindi importante yung uuwian mo dito sa lupa. Kasi, hindi ka naman dun mag-stay. Yun ang naniniwala sa there's life after death. Ibig sabihin, yung katawan mo lang ang nandun, pero yung pagkatao mo, wala dun. Sa mga naniniwala, nagkakaintindi mo tayo. Kaya po, napaka-importante po yung pang-unawa. Kaya sabi nga eh, may mga tao natatakot mamatay. Bakit? Kasi yung pangunawa nila, saan kaya ako mapupunta pag namatay ako? So natatakot sila. Oo, doon sa pupuntahan nila. Okay, so may mga taong gano'n natatakot. Pero doon sa mga assured, diba, nawawala, o naiibsan, or talaga na-eradicate yung fear. Kaya nga napaka-importante po, may tama tayong pananaw sa kamatayan. Isang bagay pa nga palagi namin sinasabi po, paghandaan nyo, kamatayan nyo. Sir, bakit? Kasi minsan ka lang mamamatay. Oo nga naman, ano? Kasi mapapansin mo pagka-birthday, di ba? Pagka-birthday, by the way, November pa rin, happy birthday pa rin, my love. Di ba? Kapag birthday, pinaghahandaan. Paano pinaghahandaan? Pinagkagastusan pa, di ba? Birthday cake. Oo, at saka may mga surprises, may regalo. May surprise, may birthday... Ano pa, birthday? Ano ba ginagabi sa birthday? Birthday party! Ang dami pong ginagawa dahil sabi nila, importanteng araw to, dapat paghandaan to. Pero alam niyo po, sa pananaw po namin yung mga Aveline, okay panghandaan ng birthday party, pero dapat po mas paghandaan yung death party. Death party? Pwede ba yun? Death day! Death party nga, may birthday party. Oo, sige na nga. So may death party. Sir, pwede ba mag-celebrate ng kamatayan? Depende po. May kanya-kanya po yung pananaw. May kilala po kami, yung kanyang death day, gumawa siya ng death party. Ay, nakakatuwa. Nako, mamaya, no, bibigyan natin ng pagkakataon na masilip nyo yung isang paano na magkaroon ng nagkaroon siya ng party. Oo, sinabi niyang celebration of life. At nako, dito pa lang, alam mo, at isa to sa talagang hinahangaan ko eh. Kasi, kumbaga, napaghandaan niya ng mabuti. Kumbaga, yung kanyang kamatayan. Oo, bago siya umuwi, gumawa pa siyang video. Naku, mapapanood namin po, sa inyo mamaya yan. Sabihin sa inyo, kung hindi pa kayo nakakakita ng death party, marami na kayo nakakita ng birthday party, abangan nyo po mamaya, meron po kami pakikita sa inyong death celebration. Pwede ba yun? Merong birthday celebration. Pero ito po, death celebration at death party. Nung makita po namin itong video na ito, alam niyo po ginawa namin, kinausap po namin yung kamag-anak. Yung anak. Nung gumawa po nitong bagay na to. At gumawa po sila ng video. Hiningi po namin ng permiso, ipalabas yung video. Mamaya po, papalabas po namin. At pangako po, magbabago ang pananaw nyo sa kamatayan. Part lang. Mamaya, kasi masyadong mahaba yung video. But we decided to get part of it. At ito yung ginawa niya, yung pangalawang party ng Ate Quotation. A man, go ahead, ma'am. Who is fully, who lives fully. Yeah. Yung nabubuhay talaga ng to the fullest is prepared to die at any time. Yun yung may connection eh. Kasi di ba sabi kanina, the fear of death follows from the fear of life. Tapos a man who lives fully is prepared to die at any time. Konektado siya eh. Kumbaga, kung ikaw ay isang tao na talagang nabuhay ka ng to the highest level. Nagawa mo lahat ng dapat mong gawin. Dapat mong gawin, yung mission mo, bakit ka nabuhay, ano bang dahilan, bakit ka ginawa ng Diyos, eh talagang prepared ka to go anytime. Ibig sabihin, ikaw ba? Ikaw mismo, handa ka na ba mamatay? Yung katabi mo, pakikausap. Sis, ate, kuya, husband, ikaw, handa ka na ba mamatay? Kasi po, sabi ko sa quotation nito, yung taong nabuhay ng fully, na ano yung buo? Fully, yung... lubos. Lubos. Nagawa mo lahat na dapat magawin. Ay handa pong mamatay kahit anong oras. Ito ang tanong ko. Ikaw, game ka na ba?
Sige, wow, taas mo kamay mo, taas mo. Oo nga. Game na. Ang problema po, maraming tao, hindi game mamatay. Kasi ano eh, dito mo makikita na, nako, ginawa mo ang lahat, binuhos mo, yung dahilan ng Diyos, bakit ka nabubuhay, na-fulfill mo. Yes. Diba? So, pagka nagawa mo yun, parang sasabihin mo, oh Lord, sige, time is up, tapos na. When you tell me, oh sige, anak ha, tapos ka na dyan, umuwi ka na dito, parang hindi na, hindi masakit sa'yo na umuwi. Kasi lang, nagawa mo eh. Hindi lang ibang, may mga tao, hindi pa patay, parang patay na. Oh iba naman sabihin, yan. Hindi pa patay, lugmog, natatakot sa kamatayan. May mga tao naman, patay na, pero parang buhay pa. May kilala kayo, yan, mamaya yung pakikita po namin video sa inyo, siya po ay patay na. Pero yung alam niyo po, parang buhay pa. Oo. Nakakainis ito yun. Sana ganun din ako. Sana po ako pag namatay, ganun din yun. Patay na ako, pero parang buhay pa ako. Ang problema po, napakaraming tao ngayon, baka katabi mo yun, buhay pa, pero parang patay na. Yes. Huwag po sana mangyari po sa inyo. Saka siguro gusto ko lang idagdag, ano, when you say a man who lives fully, ito yung nagawa niya yung pagpapatawad. Diba? Mm-mm. Minsan kasi parang nahihirapan ka eh. Minsan yung iba nasa badig ng karamdaman. Oo, pero parang, naku, sana hindi mo na siya ubuwin. Mm-hmm. No? Kasi parang hindi pa nakapagpatawaran. Yeah. Diba? Yung, o hindi pa nakahingi ng tawad o hindi pa siya napatawad. So, but if you fully live, you actually did all the things that you need to do. You have no regrets. Oo, wala ka regrets. You have diba? No regrets. So, ito po ang punto ko po. Hindi po natin alam kung kailan tayo mamatay. Hindi natin alam. So, ang punto ko po today, pwede kayang gawin na natin lahat ng alam mong dapat magawin. Kasi, sa totoo lang, alam naman natin dapat natin gawin eh. Oh. Kaya lang, basta lang, next week na lang, sa Pasko na lang. Sigurado ka bang aabutin ka ng Pasko? Sa New Year na lang, tamang-tama. Hindi tayo sigurado ang aabot ng Pasko. Napakarami pong kamag-anak, kaibigan natin na akala natin na aabot ng Pasko. Wala na. Lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID, diba? So, pwede ba gawin nyo na yung dapat nyo gawin? Now na. Okay, pagkatapos itong programa ito, gawin nyo na so that you will say, no, I live fully and I'm prepared to die and meet my Saka mate. Yung ano, di ba, yung kung merong gift sa iyo ang Panginoon, di ba, yung talents, nagamit mo. Yes. Oo, parang hindi yung umuwi ka, pero yung talent mo, hindi mo man lang nagamit, di ba? Mamaya po, share po namin sa inyo yung totoong buhay na ginawa po itong mga pinag-usapan natin. Sana nakapulutan niyo po ng aral ng ating quote for the day. At syempre, ang ating quote for the day ay inihatid po sa atin yan ng Live Clean PH. Panlinis at disinfectant na hindi nakakasama sa ating kalusugan. At dyan, maaasahan ng Live Clean Multipurpose Powder Cleanser at Live Cleaning Vinegar with Kalamansi. Diba? Masarap sa yes, kamay kalamansi. Oo. Available po yan sa Shopee at Lazada at sa Live Clean website. Kaya ang paalala ng Live Clean, Live Clean for good and Live Clean for God. Para sa ating tanong ng bayan. Okay, ito po. Ano-ano ang dapat nating aralin para maabot ang ating mga pangarap? Kasi marami tayong pangarap. Kaya lang may mga dapat muna tayong aralin o alamin para ma- So, hindi basta abutin lang hindi, kaagad. Oh, una-una, hindi mo maabot pag di mo dinaanan to. Oh, hindi mo maabot. Kailangan dumaan ka muna rin sa aralin. May pag-aaralan ka. Pag nagawa mo na yan, medyo palapit ka na sa iyong pangarap. At yan ang tuturo ko sa inyo mamaya. May dapat tayong matutunan, aralin, alamin, para maabot ang ating mga... Para naalala ko si Walt Disney, hindi naman nagkaroon ng Disneyland kung hindi niya inaral. Yes, may mga diba? Ganun po. Para naman sa ating tulong ko, pag-asa mo, tunghayan ang kwento ng isang taong nawalan pero naging daan sa isang sikat na kabuhayan. Ba, pwede pala kumbaga yun. Na lost niya yung opportunity, hindi na consummate ang kontrata, pero may nangyari pagkatapos. So, ibig sabihin, kung meron po kayo ganyang pagkakataon na parang sayang, walang nangyari. Kung kayo mag-alala, pwede pa ho maayos yan. Join our discussion, mag-comment, mag-react. Pwede pong magtanong at magpadala na inyong mga komento, suggestions sa hotline 0917-865-3274. Pwede rin sa 2366 sa Teleradyo or sa Tulong Ko Pasamo Facebook fanpage. Lagyan lang ng hashtag TKPM or hashtag Tulong Ko Pasamo. Okay. So, siyempre, patuloy namin binabati. Magbabating ko lang ang Proverbs 31 Women Group na lagi nakatutok sa amin. At siyempre, hello kay Pinky, kay Irene Cruz, ayan, si Seth Ho, at siyempre si Cleo Alfonso, laging nakatutok lagi at sa bago amin. Tayo po mag-break, tulog, please lang po, abangan po yung segment na ipakikita po namin isang video na promise po,
hindi niyo makakalimutan itong video nito. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mo. Huwag bibitiw! Magbabalik ang tulong ko pasa mo. Sa panahong ito, bawal ang madumi. Kapag madumi ang kalsada, baka may madisgrasya. Kapag madumi ang opisina, baka mawalan ng disiplina. Kapag madumi ang kapaligiran, baka may magkaroon ng karamdaman. Kapag madumi ang liderato, baka ang buhay ng tao ay magkaloko-loko. Kapag madumi ang bahay, baka magalit si nanay. Vic Garcia po, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. To live a better life, spend less, save more. Frown less, smile more. Talk less, listen more. Judge less, accept more. Fear less, hope more. Worry less, pray more. Clutter less, clean more. Aveline Garcia, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Sabi ni Marie Kondo, the objective of cleaning is not to clean but to feel happiness living within that environment. Ang tanong, masaya ka ba kung saan ka nakatira? Kung hindi, huwag mong agad sisihin ang iyong tirahan. Baka kailangan mo lang mag-ayos at maglinis ng iyong kapaligiran. Aveline Garcia, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Sabi ni nanay, anak, hindi ka ba nahihiya? Linis ako ng linis, ikaw, laro lang ng laro. Sabi ng anak, nay, mas nakakaya ko ako ang linis ng linis at ikaw ay laro ng laro. Sabi ni tatay, para mas maganda, sabay-sabay tayong maglinis. Para mamaya, pwede tayong maglaro. Vic Garcia po, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Huwag matakot, maglinis. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong kapaligiran, walang virus na maninirahan. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong kagamitan, lahat ng dumi maiiwasan. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong katawan, malabo kang dapuan ng karamdaman. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong kalooban, lagi kang may kapanatagan at kasiyahan. Vic Garcia po, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Ko pag-asa mo. Mga kwento ng inspirasyon, mga taong di nagpatinag sa anumang hamon. Tulong ko pag-asa mo. Nagbabalik ang tulong ko pasa mo. Ako inyong kapamilya, Aveline Garcia. Kapamilya, ikaw ba ay napanghihinaan ng loob? Feeling discouraged dahil sa dami ng problema na hinaharap mo? Na-reject ka na ba? Pagod ka na ba? Nasasaktan ka ba dahil ang isang bagay na pinaghirapan mo ay nawala na parang bula? Anong gagawin mo? Susuko ka ba o magpapatuloy? Makikilala natin si Lewis na nagtatrabaho bilang insurance agent. Para sa mga sales agent dyan o kaya insurance agent, di ba? Kakaibang pagsisikap ang pinapamalas ninyo para makuha ang tiwala ng iyong mga kliyente? Ito rin po ang naramdaman at ginawa mismo ng ating bida. Alam niyo ba, sa sobrang saya niya na makakapag-close na siya ng deal sa isang bigating client, agad niyang inasikaso ang dokumento at kontrata. Pagkatapos niyang maihanda ang lahat, binigay niya ito sa kanyang kliyente para mapirmahan na at maselyohan na ang deal. Sa kasamaang palad, nang pipirma na ang kliyente ng contract, ayaw pong sumulat ng kanyang ballpen. Kinuha ito ni Lewis at inayos at dahil inakala niyang okay na ang ballpen, ibinalik niya ito muli sa kanyang kliyente. Sa pangalawang pagkakataon, nako po, unfortunately, the pen refused to write. At ilang sandali pa habang sinusubukan nila itong sumulat, the ink link into the precious document. So nataranta po si Lewis kasi hindi lang siya hindi sumulat yung ballpen, naku po, nadumihan pa yung kontrata. So, syempre sa pagkadismaya niya, ginawa niya bumalik siya agad sa opisina para gumawa ng panibagong kontrata.
Nung matapos na siya, syempre excited, tinawagan niya ulit yung client para sabihin na, "Sir, good news! Natapos ko na! Eto na! Papunta na ako dyan!" Kaso po, may natanggap naman siyang bad news. Ano po ito? Huli na ang lahat. Then another competing insurance agent closed the deal. Ibig sabihin na unahan na po siya at wala na siyang magagawa. Selyado na ang kontrata. Ano sa tingin niyo ang nararamdaman ni Lewis? Siyempre, he was discouraged, di ba? Nakakalungkot po ito. Nakakapanghina ng loob, nakakapanghinayang. Pero matapos niyang manghinayang dahil sa nalaman niyang bad news, may kakaibang nangyari. Imbis na patuloy na magmukmok, mag-self-pity, mag-give up, alam niyo bang nag-isip po siya ng paraan para hindi na maulit yung nangyari sa kanyang karanasan. Determinado siya na never again to suffer such disgrace. So anong ginawa niya? Inaral po niya ang paggawa ng fountain pens. Ginawa niya to sa workshop ng kanyang kapatid. At unti-unti po, he made and perfected fountain pens. Dahil hindi siya sumuko when he was discouraged. Alam niyo po ba ang nangyari? Siya po ngayon ay walang iba kundi ang sikat na taong nasa likod ng pinakaunang fountain pens. Siya ay walang iba kundi si Lewis Waterman. Lewis Waterman became the inventor of capillary feed fountain pen. Nakapatent din po ang fountain pen sa kanyang pangalan. Kaya ngayon, meron na tayong Waterman fountain pens dahil sa pangyayaring yun. Siya rin ang founder ng Ideal Pen Company and Waterman Pen Company. Wow! Nakakatawa po yung kwentong ito ha, because it is teaching us not to stay discouraged. Sabi nga ng isang quote, "Don't be discouraged. It's often the last key in the bunch that opens the lock." Diba? Malamang yun yung huling-huli sa sangkatutak na dami-dami mong susi. Yung palang pinakahuli, yun lang pala ang magbubukas. At alam nyo, sumasang-ayon ako dito. Madalas, ang daan patungo sa success ay hindi laging masaya. Sa katunayan, marami ka talagang pagdadaan ng pagsubok. Maraming beses kang mabibigo. Iba't ibang salita mula sa mga taong maririnig mo. Minsan, magiging mabagal ang pag-usad mo at kung ano-ano pa. Kapamilya, normal lang naman sa atin na mapanghinaan ng loob, pero itong tatandaan mo, when you are discouraged, don't allow to stay discouraged. Kumbaga, maaring ma-discourage ka, pero huwag kang manatili dyan. Don't allow this to get inside of you or weigh you down. Dahil kapag napanghinayaan mo ito, napanghinaan ka ng loob, surely, titigil ka na at hindi mo na maaabot ang pangarap mo. Pero kapag nagpatuloy ka, you will open the lock to success. Marami sa atin ngayon ang nadi-discourage at nagtatanong, may pag-asa pa ba? Ang sagot ko, oo. Sometimes, rejection is a redirection. Sabi nga ni Steve Maraboli, "Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better." Ang rejection daw ay maaaring gamitin bilang gabay papunta sa mga bagay na para talaga sa'yo. Kaya huwag manatiling discouraged dahil lang sa tingin mo you have a slow start o para bang walang nangyayari sa journey mo. Bakit? Because it offers the time and testing you need to lay the right foundation for success. Kaya huwag ma-discourage dahil sa dami ng pinagdadaanan mo ngayon. Remember this, your time is coming. Dadating din ang oras mo, just be patient. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan ang magdidikta sa'yo kung sino ka. It will not determine where you start and how to end your journey. Kaya kapamilya, magpatuloy ka lang. Huwag kang maging isang runner na excited sa pag-umpisa ng race pero napagod na sa kalagitnaan. Kaya yun, huminto na sa pagtakbo at hindi na nakarating sa finish line.
huwag ka rin mag-iisang tulad na isang estudyante na excited sa back to school, di ba? Dahil bago ang bag, sapatos, notebook, tapos pagdating sa kalagitnaan, abay ayaw nang pumasok at hindi na niya natutunan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. O kaya, huwag ka maging isang empleyado na excited sa first job, no? Pero dahil napagod, nainis, na discouraged, ay hindi na nakapagtrabaho ng maayos, kaya hindi siya na-promote. Siguro sasabi mo sa akin, Ma'am, ang hirap naman. Darating talaga ang panahon na madi-discourage ka. Yes, I know. Kaya, ano ba ang dapat gawin para hindi tayo matalo ng discouragement? Fix your eyes on God, the author and perfecter of faith. Itong pangako na Joseph, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it unto completion. Ang ganda ng pangako, diba? Siya mismo ang tutulong sa'yo na matapos kung anuman ang sinimulan mong gawin. Lalong-lalo na kung para naman to sa kanya. Good news, may isa pang pangako ang Diyos, ha? As He gives us His commandments. Sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi nga yan sa Joshua 1 verse 9. Eh. Kaya kapamilya, kapag na-discourage ka, katulad ni Lewis Waterman, don't settle there or stay there, but always keep a positive attitude and keep moving. And who knows, ikaw na ang susunod na makikilala ng buong mundo when you reach your potential or your destination. Always remember, sometimes rejection, talagang redirection yan. Ano ulit ang paalala sa atin ni Steve Baraboli? Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. Sana'y nakapagbigay ito sa inyo ng pag-asa, ha? At para sa karagdagang kaalaman, sundan niyo lang po ako sa Aveline Garcia Facebook fanpage. Mag-subscribe sa Vic and Aveline Garcia YouTube channel. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo! Huwag bibitiw! Mga bili ni Aveline, laging baunin! Tulong ko, pag-asa mo! Magbabalik ang Tulong ko, pasa mo! Malinis ka ba sa buhay? A clean person is not the one who runs away from dirt, but the one who spends money, time and effort to clean a dirty environment. Sabi ni Katrina Mayer, get rid of clutter and you may just find that it was blocking the door you've been looking for. Aveline Garcia, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Commandments for clean living. Hinigaan mo, iligpit mo. Pinagkainan mo, hugasan mo. Sinuot mo, laban mo. Kung saan mo kinuha, ibalik mo. Kapag nagdumi ka, linisin mo. Kapag may kalat, pulutin mo. Araw-arawin mo ito, ang tagumpay ay magiging sayo. Vic Garcia po, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Sa darating na eleksyon, kailangan natin maglinis ng isip. Sa dami ng ating nandinig at nabasa, hindi na natin alam kung sino ang may mabuti o masamang pagnanasa. Kailangan natin maglinis ang ating puso para hindi tayo makagawa o mapagsalita na makakasira sa iba. Kailangan natin maglinis ang ating spirito para malaman natin ang tama at totoo. Vic Garcia po, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Gulong-gulo ka na ba sa buhay mo? Baka kailangan mo lang maglinis at magtapon. Itapon mo na ang galit. Itapon mo na ang inggit. Itapon mo na ang pait ng kahapon at mabuhay sa ngiting ng hinaharap. Kuminsan, kaya hindi makapasok ang bago, ayaw mo maglinis at itapon ng luma. Vic Garcia po, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30.
Nothing inspires cleanliness more than unexpected guests. Nakakahiya daw kasi kapag madumi ang bahay. Ang sabi ko naman, nothing inspires cleanliness more than unexpected sickness. Huwag na nating hintayin na may magkasakit bago tayo maglinis at magmalasakit. Mas masakit kapag may nawala ng buhay dahil hindi tayo naglinis ng bahay. Abilene Garcia, tulong ko, pasa mo. Tulong ko, pasa mo, alas 10:30. Malinis kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Sabi nilang makakulong. Hopefully, marami rin tayo makakabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Wala kong iwanan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Ikakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapatid. We are great. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Tener Radio. Balita ngayon! Bago ang pilot testing ng in-person classes, pinatitiyak ng Alliance of Concerned Teachers Quezon City sa Department of Education na magiging maayos at matagumpay ang pag-arangkada ng face-to-face classes. Sa parehim ng Teleradyo, sinabi ni Chris Navales, pangulo ng grupo, na umaasa silang maisasakatuparan ang kanilang mga panawagan, lalo't ito na ang magsisilbing roadmap ng face-to-face classes. Kapag anya naging matagumpay ito, posibleng sunod-sunod na magpatupad na rin ng in-person ang ilang eskwelahan sa buong bansa na malaking tulong anya sa mga estudyante at guro na hirap sa distance learning. Kabilang sa panawagan ng grupo, ang lingguhang weekly COVID testing, pagtatalaga ng nurses sa mga paaralan, special vaccination program at iba pa. Samantala, gumagawa na ng incident report ang Security Committee ng COMELEC kaugnay ng mga umanoy na labag na protocol sa pagpunta ni Pangulong Duterte sa COMELEC kahapon. Kwento sa Teleradyo ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez, unang nagpunta sa opisina ng Presidential Anti-Corruption Commission na nasa Palacio del Gobernador din ang grupo ng Pangulo at tumawid sa COMELEC sa filing area. Hindi naman anya nila mapipigilan ang Pangulo, lalo't ang Office of the President ang may hawak sa Palacio del Gobernador. Ayon kay Jimenez, hinihintay pa nila ang report ng security pero sa ngayon, pinaghahandaan na ang inaasahang pagbalik ng Pangulo bukas sa COMELEC gaya na rin ang unang sinabi ni Secretary Martin Andanar. Para sa iba pang may ihit na balita, manatili nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako po, si Raya Capulo. Balita ngayon! Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo. Figure siya po. Ako naman ang iyong kapamilya, Abilene Garcia. Kanina, napag-usapan natin yung kakaibang response ni Lewis Waterman noong nawalan siya ng isang malaking kliyente. Diba? At nang dahil dyan, hindi nagsulat yung ballpen, diba? Ito pala ang magdadala sa kanya sa panawagan niya sa buhay. Ngayon naman po ay, mabibigyan tayo ng kakaibang pananaw sa paghahanda sa ating kamatayan. Oo, pwede pala yun. Mm-hmm. Kapamilya, may kilala ka bang pinaghahandaan ng kamatayan? Oh, alam nyo may papakilala po kami sa inyo isang taong handang harapin ang kamatayan at pinili pang mag-iwan ng video para mapanood nating lahat
sa panahon nang wala na siya sa mundong ibabaw. Kakaiba, no? Mm-hmm. Bago umalis, may binilin pa. Tama-tama ka dyan, Sir Vic. Isang napaka-inspiring video ni Donna Obien kung saan meron siyang desire na ang kanyang funeral ay maituturing na celebration of life. Kumbaga, yung merong an overall feeling of victory kasi she wants people to rejoice because she is rejoicing in the presence of her creator. Ito po yan. Gusto po ni Donna sa araw ng kanyang kamatayan, siya mismo ang magsalita at mag-iwan ng mensahe para sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan. Kasi kuminsan po, nag-iiwan ng mensahe yung mga taong buhay pa. Oo. Ito po kanyang ginawa, sa siya po ang nag-iwan ng mensahe sa araw ng kanyang kamatayan. Pero ginawa niya to bago siya mamatay. Yes. Kaya bago natin na i-discuss pa yung iba, panoorin muna natin ito. On behalf of the Obien family, I want to welcome you and thank you for being a part of the celebration of life for my mom, Donna Obien. It's hard to believe how time passes so quickly. When she passed, the COVID lockdowns just started. We weren't able to honor her properly. So it is with this presentation and the participation of so many of her closest friends and family, we're going to honor her life and share the memories we have of her. We like to say that she had a long runway to heaven, and because of it, she was able to plan and prepare much before she took off. One thing that she did specify was that she did not want to have a funeral where people would come and mourn, but rather she wanted to have a celebration where people would feel an overall feeling of victory. And the only way that you can find victory in death is through the only one who had victory over death. My mom placed her whole faith and trust in Jesus Christ. And because of it, we can rejoice because we know she is rejoicing in the presence of her Creator. The other thing that she planned before she was promoted to glory was a special message that she pre-recorded just for you. She thought of you and all who would hear and see this video, and she wanted to speak to you directly. And so in this memorial video, we're going to hear from some of Donna's closest friends and family. We're going to learn about Donna's life, and we're going to hear from Donna Obien herself. And at the very end of this presentation, we have a very special announcement to make. So be sure to stay till the end. And so without further ado, ladies and gentlemen, Donna Obien. Hello, it's me, Donna. Welcome to you all. It is a beautiful, blessed day. I am happy to share this special celebration day with you through this video. By the time you see this video, I would long be in the majestic presence of our Lord Jesus. Yay! I thank you all for being here to honor the life that God has given me all these years. It's a celebration day. The heavenly choir sings glorious songs of rejoicing every time a child of God comes home. So should we do the same on earth. No tears of sorrow or loss, but tears of joy and rejoicing because another child of God has come home to eternity, our final destination. Our life on earth is only but temporary, and our focus is always towards the goal, heavenward, where the presence and fellowship of God in His royal majesty is forever celebrated. Some of us may go sooner than others, depending on God's perfect plan and timing in our lives. But ultimately, our final destiny is to be with our Heavenly Father forever in heaven. I was diagnosed with AML last June 2018, acute myeloid leukemia. Since then, each day is a precious gift from God, not taking each day for granted, but waking up each morning to receive a new leaf, bonus life. Everyone here at church, my dear friends, my loving families, close relatives, my pastors have been storming the heavens with prayers for supplication for God's hand and healing upon me. Your prayers have not been in vain because God answered all your prayers for me. He sustained me with His divine providence for as long as He did. He healed me from all my diseases. And most of all, He upgraded me to the heavenly realm from earth to the highest level of the best of health. Yay, God is good all the time. Nothing was in vain. It is all in His perfect plan for me. For He said in the scriptures that He has ordained the number of our days even before it came to be. Therefore, He knows the number of my days even before I was born.
Enjoy the rest of your time as we witness some good memories and happy thoughts from my loving friends and my loving families. In June of 2018, Donna was diagnosed with an aggressive type of bone marrow cancer called AML, acute myeloid leukemia. Her doctor gave her 3 to 6 months at the most to live. This news devastated her family and all who knew Donna. But Donna took the news with a supernatural grace and peace. Family flew in from around the world to show their love and support for her. And though everyone around her was worried and sad, Donna, on the other hand, was assured that God was in control of it all. With support of her family and friends, she embarked on this cancer journey surrounded by the love and prayers of people who loved her. She started a new treatment recommended by the City of Hope Cancer Research Hospital, and the treatment was an answer to prayer. She surpassed her 3 to 6 month timeline given to her, and 6 months turned to 8, and so on. And all were celebrating with the gift of extra time that was granted her. The new treatment went so well that her doctor even said that she was in remission. He's getting the results from her biopsy. He's no good news. Your situation is so bizarre. You know, we're in uncharted waters. We don't know. This is all brand new, what we're treating you with. And did it look like it worked for me? Yeah, because look, your bone marrow is normal. Oh, it's normal? Yeah. Yes. Wait, her bone marrow is normal. It's normal. Like it's reducing now. Normal. Well, it's there's no leukemia in it. The as far as the production, it's on the low side for sure. Your bone marrow is working at about 20%. But heck, that's okay. Your numbers are okay. So, wow. It's really great. In the bone marrow, there's no signs of leukemia at all. None. That's a wonderful thing. Wow. But I don't want to make that too positive, yeah. Or she's going to run to the wind and never come back. Your biopsy results back. And look what it says. No evidence of acute myeloid leukemia. What? What? Oh my gosh, that's a miracle. Thank you, Lord. Praise God. That is awesome. However, the doctor did say that she's not out of the woods because there's been cases where leukemia comes back and it comes back with a vengeance. So they still want her to stay on the treatment. But praise the Lord. Well, this is awesome news. Yep. Thank you, Lord. Awesome. And right after getting the news of her remission and clearance from her doctor, Donna, being the fun, spirited, spontaneous person she was, jumped on a cruise the first chance she got with her sister to Central America. She was making the most of life and living up with this borrowed time she had. Later, she revealed to her family that the reason she had so much peace was because God already revealed to her what was going to happen. Her desire was that her passing would be peaceful, planned, and prepared. God revealed to her that her prayer would be honored, and with the extra time that she had, she was able to do just that, plan, prepare, and she was at peace through it all. God talks to me. He already told me all along, plan. This is his plan. And it's funny because I already knew it. I already knew what he was planning. So I'm not surprised. Actually, he was saying it's going to be planned, prepared, and peaceful. What more can I ask? That's what I wanted. Planned. Prepared, so it's good, all planned. Mm-hmm. Okay. But everybody's praying for me to get healed. I knew that. Appreciate it, but everybody's praying for healing. But right from the start, I already know his plan. A glorious upgrade. It's an upgrade. It's never. Donna had a long runway before taking off into eternity and getting, as she put it, her upgrade. The cancer eventually returned. The doctors originally told her she would live only 3 to 6 months. However, God sustained her body and blessed her with a year and a half of extra time. Time that she made the most of. Time spent intentionally. Time that was not taken for granted. On March 25th, 2020, just after the COVID lockdown started around the world,
Donna de Guzman Obian, with her youngest son by her side, breathed her final breath and closed the chapter of this life and began her new chapter of life in eternity with her Creator. She got her upgrade. And oh, what an upgrade. And so here it is. My mom, Donna Obian, lived to help others. She was blessed because she sought to be a blessing to others. Whether it be with her time, her money, or her resources, she was always seeking to do good to others with what she had. Money did not flow to her, it flowed through her in order that she can help others in need. And so, we want to continue her legacy. And to do just that, we are announcing that we are starting a foundation in her name to honor her memory and continue her legacy of doing good to others. We are starting the Donna Obian Good Foundation. Her initials are D-O for Donna Obian, and so the foundation will be called the Do Good Foundation. She championed education, missions, and ministries. So on her birthday, every April 13th, it will be the Donna Obian Good Foundation's Do Good Day, where we will announce scholarships and grants to simply do good to others. And so every April 13th, let that be your Do Good Day as well, and honor her legacy, the legacy of Donna Obian, by doing good to others with the time, money, and resources that you have. You are blessed so that you can be a blessing. And with that said, we want to thank all of you for tuning in and for loving and honoring someone who meant so much to so many, our mom, Donna Obian. Hey, we should ask Mom what she thought about the video. Hey, Mom, what'd you think about the presentation? That was a good presentation. Bye. See you guys later in the next life. Wow! Thank you so much, Obi Obian, yung kanyang anak, ha, for entrusting us with a memorial video for your mom. We are truly inspired by it. Maraming salamat din kay Isa Tika for sharing this video. Ibang klase, no? Yung memorial service, kung patay mismo yung nag-iwan ng mensahe para sa mahal niya sa buhay. Sana po, marami po kayong natutunan sa video ito. At ako po, isa lang sasabihin ko po, ang reaksyon ko po sa video ito. Ganito po yan. Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. Kumbaga masaya siya na umuwi siya kasi alam niya na merong buhay na dadatnan pagkatapos. Sa totoo lang po, dapat, yun po, tingin ko yun, siguro, yun po talaga gusto niya mangyari, kumanta po yung mga tao ng happy death day. Kasi kung minsan tayo, kumakanta na, happy birthday to you. Pero sa totoo lang po, kung meron man po tayo dapat maging happy is, dapat po sa araw na ating kamatayan, dapat ang batin natin sa happy death day to you. Alam mo, isa sa na-realize ko habang pinapanood natin, in fact, kung napanood niyo yung buo, nako, mas matindi pa. Sabi ni Socrates, death may be the greatest of human blessings. Blessing daw ang kamatayan. Okay. Bakit niya kaya nasabing blessing? Kasi parang may victory kasi over death. Kasi po, diba? Pag tama ang pananaw niyo sa kamatayan, kaya blessing ang kamatayan, magiging tama ang buhay niyo. Yes. Tandaan niyo po yan. Pero pag mali ang pananaw niyo sa kamatayan, mali ang buhay niyo. Kaya pwede siya maging blessing, pwede siyang hindi. Kamukha nang nangyari kay Donna. Naging blessing po ang kanyang kamatayan sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili habang pinaghahandaan niya yung video niya. Masaya siya. At sa atin po ngayon, kasi po ngayon, nagkaroon tayo ng mas kakaiba o mas magandang pananaw sa kamatayan. Pwede palang maging masaya yung namatay at pwedeng maging masaya yung mga iniwan. Gaya nung nakita niyo po natin na pwede. Kumbaga, parang sinasabi ni Donna, parang sinabi ni Plato eh. Sabi niya, I have good hope that there is something after death. Yan, yan. Yan po. Kaya po, ganyan ang pananaw ni Donna is kasi naniniwala siya na pag namatay siya, may mas maganda pa. Yes. At may mga tao nga po naniniwala, pag namatay tayo, kung may sakit ka ngayon, pagdating mo doon sa langit, kung naniniwala kayo sa langit, there will be no more sickness, no more pain, no more anger. Lahat po magiging masaya ang buhay natin. Kung yun ang iyong paniniwala. Kaya dapat hindi ang tanong mo na shouldn't be, is there life after death? Yes. Dapat hindi ganun. But there is life before death. Yan. Yan ang sinasabi natin na may mga tao buhay pa, pero patay na. Tawag na po namin dyan, living dead. O tawag po nila dyan,
zombies. Ibig sabihin po, may mga tao po buhay pa pero parang patay na. Pero puntahan mo natin si Donna. Si Donna po, patay na. Pero parang buhay pa. Na, oo. Maging po sa sitwasyon natin ngayon, nangungusa pa rin siya. Kaya nga kanina, di ba, sa ating quote for the week, nabanggit natin yung sinabi ni Mark Twain, di ba, i-relate ko lang, that the fear of death follows from the fear of life. Mm-hmm. A man who lives fully is prepared to die at any time. Yan. Ganon talaga at si ganyan Donna. Po nangyari si Donna. Ang nagawa niya na po lahat ang dapat niya gawin, kaya handa po siyang mamatay. Marami po tao hindi handang mamatay. Alam niyo bakit? Marami pa silang dapat gawin na hindi pa ginagawa. Para maging handa ka sa kamatayan, ito gawin mo. Yung mga dapat mong gawin mo na now na. Pagkatapos, papanood nyo kami, gawin nyo na. May kailangan kayo patawarin, may kailangan kayo humingi ng tawad, may kailangan kayo handa. Iandaan nyo na so that anytime kunin kayo ni Lord, game na. Hindi yung may bagahe ka pa sa puso mo, di ba? Kaya nga yung death pala, hindi siya opposite ng life. Mm-hmm. Eh. Kumbaga, parte talaga siya ng buhay. Kaya kailangan po dapat maintindihan natin itong mga bagay na to. At saka natutuwa ako sa kay Donna talaga. Mm-hmm. Irerelate ko lang sa sinabi ni Mother Teresa. Mm-hmm. Eh. Sabi ni Mother Teresa, at the hour of death, when we come face to face with God, we are going to be judged on love. Not how much we have done, but how much love we put into doing. Yeah, napaka-importante po yun. Napaka-importante dapat. Yung mga pinaggagawa mo pa sa mundong ibabaw, ginawa mo out of love, o out of necessity, out of need, out obligation. Of obligation. O sasabihin na ibang tao. At the end of the day po, si Lord titingnan, ba't mo siya ginawa? Ginawa mo ba yan? Dahil ginawa mo yan out of love. Oh, kaya dito nakita mo, di ba, nung buhay pa si Donna, marami pala siyang ginagawa, no? Reaching out to people, kumbaga tumutulong siya sa ibang tao, education, nagpapaaral. Napakaganda yung parang she's actually doing good for others. At maging po sa araw ng kanyang kamatayan, dumating po siya sa punto, feeling niya na kahit wala na siya sa mundong ibabaw, pwede pa siyang gumawa ng mabuti. Pwede pa siguro, tanong niya, sir, paano yung patay na makagawa ng mabuti. Get nyo, yung mga buhay makagawa ng mabuti. Oo. Pero alam niyo po si Donna, dahil napaghandaan niya po ang kanyang kamatayan, alam niyo po, even sa kanyang kamatayan, gumagawa siyang mabuti. At kahit na matagal na siyang patay pagdating ng panahon, meron pa po siyang nagagawang mabuti. Bakit nga po? Oo, kasi di ba yung sinabi nga ng mga anak niya, di ba? They are actually, yung announcement nila, na magkakaroon sila ng tiyatawag na Donna Obian Good Foundation. Oh, or shortcut, Do Good Foundation. Yeah. Basically po, ito po foundation tinatayo nila para i-propagate po sa buong mundo. Maging yung kanyang birthday, which is, I think, April 13th, yes, will become a Do Good Day. Sir, ano yan? Para mas maganda. Meron Thanksgiving Day. Araw po ito pagkapasalamat sa mga tao, sa Diyos na nagpala sa kanila. Ang Do Good Day naman po ay araw para ikaw gumawa ng kabutihan sa ibang tao na walang hinihintay na kapalit. Do good. Yan po yan. Do good day. Pero once a year lang yon. Sana gawin natin monthly, parang monthly. Do good month. Every 13th day of the month, let's do something good for other people. Pero yung sa kanya, parang sinisimulan niya nga lang muna, kahit once a year lang muna, you do random act of kindness, no? Ay nako, talagang ini-enjoy niya tayo to do good. Yan po yung patay na, pero parang buhay pa. Pero iba yung pananaw niya, di ba? Sabi nga ni Paul, di ba? For me to live is Christ and die is gain. Ibig sabihin, pababuhay ka, okay. Pamatay ka, okay. Yan po yung pananaw ng mga taong tamang pananaw sa buhay. Hindi po natatakot mabuhay, hindi rin po natatakot mamatay. Kahit saan, okay sila sana po. Lahat po na nakikinig ngayon, matuto po tayong mabuhay ng tama at tayong mabuhay at matuto tayong mamatay ng tama. Isa pang na pick up ko dito kay Donna, no? When death overtakes us, all that we have is left to others. O, lahat ng ari-arian natin, iiwan natin sa ibang tao. And all that we are, we take with us. Kung sino lang po tayo, ilang po kaya natin din. Kaya po, huwag po kami masyadong makon sa mga material things. Bakit? Iiwanan niyo po yan. Matagal pa buhay ko, paano ka nakasiguradong tagal pa buhay mo? Napakaraming tao, kilala po natin, nandiyan kanina, ngayon wala na. Kaya paalala ni Donna ha, don't be afraid of death, be afraid of unlived life. Yan ang katakutan, wow, no? Ibang buhay ka pero para kang patay. So si Donna po, patay na pero buhay pa.
Ang challenge namin sa inyo, ikaw, ano sa'yo ang kamatayan at paano mo ito paghahanda? Sana po, dahil sa napanood niyo, mapaghandaan niyo na mabuti ang inyong kamatayan. Magbabalik pa ang programang Tulong Ko, Paso Mo, pagkatapos po ng ilang paalala. Huwag bibitiw! Magbabalik ang Tulong Ko, Paso Mo! There are many whys to why. Sa panahong ito, bawal ang madumi. Kapag madumi ang kalsada, baka may madisgrasya. Kapag madumi ang opisina, baka mawalan ng disiplina. Kapag madumi ang kapaligiran, baka may magkaroon ng karamdaman. Kapag madumi ang literato, baka ang buhay ng tao ay magkaloko-loko. Kapag madumi ang bahay, baka magalit si nanay. Vic Garcia po, Tulong Ko, Paso Mo. Tulong Ko, Paso Mo, alas 10:30. To live a better life, spend less, save more. Frown less, smile more. Talk less, listen more. Judge less, accept more. Fear less, hope more. Worry less, pray more. Clutter less, clean more. Aveline Garcia, Tulong Ko, Paso Mo. Tulong Ko, Paso Mo, alas 10:30. Sabi ni Marie Kondo, the objective of cleaning is not to clean but to feel happiness living within that environment. Ang tanong, masaya ka ba kung saan ka nakatira? Kung hindi, huwag mong agad sisihin ang iyong tirahan. Baka kailangan mo lang mag-ayos at maglinis ng iyong kapaligiran. Aveline Garcia, Tulong Ko, Paso Mo. Tulong Ko, Paso Mo, alas 10:30. Sabi ni nanay, anak, hindi ka ba nahihiya? Linis ako ng linis, ikaw, laro lang ng laro. Sabi ng anak, nay, mas nakakahiya ko ako ang linis ng linis at ikaw ay laro ng laro. Sabi ni tatay, para mas maganda, sabay-sabay tayong maglinis. Para mamaya, pwede tayong maglaro. Vic Garcia po, Tulong Ko, Paso Mo. Tulong Ko, Paso Mo, alas 10:30. Huwag matakot, maglinis. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong kapaligiran, walang virus na maninirahan. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong kagamitan, lahat ng dumi maiiwasan. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong katawan, malabo kang dapuan ng karamdaman. Kapag nilinis mong mabuti ang iyong kalooban, lagi kang may kapanatagan at kasiyahan. Vic Garcia po, Tulong Ko, Paso Mo. Tulong Ko, Paso Mo, alas 10:30. Sa panahong ito, bawal ang madumi. Hatid ni Sir Vic Garcia sa Turo Ko, Paso Mo. Nagbabalik ang Turo Ko, Paso Mo. Sa Turo Ko, Paso Mo. Alam mo ba na isa sa pinakamalaking dahilan bakit hindi natin naabot ang ating mga pangarap ay kakulangan sa kaalaman or lack of knowledge. Alam niyo bakit? Ito po ang dahilan. Makinig kayo mabuti. Lack of knowledge creates fear. Kapag takot ka, marami hindi magagawa. Sabi niya, sabi nung kasama, takot ako. Kapag takot ako, ayokong gawin. Normal po yun. Lack of knowledge leads to lack of support. Ayan, may gusto kang kasama, may gusto kang pangarap, gusto mong kabutin. Sasabihin nung kasama mo o yung sinasabihan mo, ayoko niyan, hindi natin alam niyan, hindi natin alam mangyayari diyan, hindi ko alam kung ano gagawin natin diyan. Ayaw ko niyan. That's what will happen. Lack of knowledge leads to failure. Normally po yan. Paano tayo magtatagumpay? Eh, hindi naman natin alam yung dapat natin gawin o hindi natin alam lahat yung dapat natin gawin. So, siguro tanong nyo, eh, sino nung dapat gawin? Simple lang. Ang solusyon, pag di mo alam, hulaan mo ano, tama ka. Alamin mo. Alamin mo. Siyempre, pag di mo alam, di alamin mo. Kaya balik po tayo sa tanong ng bayan. Ano-ano ang dapat mong aralin para maabot mo ang iyong mga pangarap? Sa ating episode na, aralin mo o learn it. Okay? So, ano-ano po ang dapat natin ngayon? May 10 bagay po akong gusto i-share sa inyo na dapat yung matutunan. Okay? Pag natutunan nyo po ito, malaki na posibilidad po maabot ang iyong mga pangarap. Number one, ano ang dapat nating malaman para po maabot ang ating mga pangarap? Number one, learn. Ano yung learn? Matuto ka.
Alam niyo po, sabi po ni Peter Drucker, isa po sa pinakasikat na leading leader sa buong mundo ngayon, ito po sinabi niya sa mga pagbabago sa ating kapaligiran. We now accept, natanggap na daw po natin, we now accept that the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn. So pinaka-importante daw po natin dapat gawin sa mga pagbabago sa ating mundo ay turuan ang mga tao na matuto. Kaya po ito ang ginagawa po namin sa atin ngayon. Kailangan po tayo matuto. Kasi po pag di tayo matuto, masisira po ang buhay natin. Sa dami ng pagbabago sa ating buhay, kailangan nating mag-aral at matuto. Maraming pwede noon, pero hindi na pwede ngayon. Dati kahit hindi ka marunong gumamit ng Zoom, okay lang. Ngayon hindi na. Kailangan mong matuto. Dati pumapasok tayo sa opisina at umuwi sa bahay. Ngayon, hindi na tayo pumapasok sa opisina at hindi na rin tayo umuwi ng bahay. Alam mo bakit? Dahil hindi naman tayo umalis ng bahay. Kaya kailangan nating matuto kung paano magtrabaho sa bahay. Sa mga estudyante naman, kailangan nilang matuto kung paano mag-aral sa bahay o yung mga teacher. Paano turuan ang mga estudyante nila habang nasa bahay sila at wala sila sa eskwela. Labo, ano? Pero yan po kailangan natin na gawin. Kailangan natin matuto. Kaya, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, aralin mo kung paano gaganda ang buhay mo. Kung gusto mong yumaman, aralin mo kung paano yumaman. Kung gusto mong gumanda ang relasyon niyong mag-asawa, aralin mo kung paano ito makapaganda. Kung gusto mong magkaroon ng sariling negosyo, aralin mo kung paano magkaroon ng sariling negosyo. Pero, ito po problema, makinigin buti. Ang problema ay may mga taong marami ang gusto, pero ayaw namang mag-aral ng gusto. Ako, yan po ang problema. May iba naman ganito. Gustong umasenso, pero hindi naman porsigido. Puro ngawa, pero wala namang gawa. Naghahanap na lang ng swerte para ang buhay nila ay bumuti. Labo, ano? Remember this. Learning is very important. Sabi po ni Malcolm X, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Kaya kung gusto mong gumanda ang iyong kinabukasan, aralin mo. Aralin mo kung paano. Remember, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Tandaan mo yun. Number two na kailangan niyo makunawan. Learn that lack of learning is very dangerous. Sabi ni Howard Gardner, if you think education is expensive, try estimating the cost of ignorance. Kapag hindi mo pinag-aralan, pwedeng maubos ang pera mo. Pwede kang mawalan ng trabaho. Pwedeng malugi ang negosyo mo. Pwedeng masira ang pamilya mo. Kaya kailangan mong matuto at mag-aral. Number three, learn from your mistakes. When you commit a mistake, don't double your suffering. Learn. Kapag nagkamali ka, huwag mo nang dagdagan ng problema at hirapan ang sarili mo. Matuto ka sa iyong pagkakamali. Kung ano man ang nawala sa iyo dahil sa iyong pagkakamali, tratuhin mo na lang ang mga ito as tuition fee. Bakit? Natuto ka naman. Okay lang, magbayad. Ang masakit ito. Nagbayad ka na, hindi ka pa natuto. Yun ang problema, pag hindi kayo natuto. Four, learn to unlearn. Matuto ka na huwag matuto. Labo, ano? Sabi po ni Antitenis, the most useful piece of learning for the use of life is to unlearn what is untrue. Matuto daw tayong tanggapin na may mga paniniwala o bagay tayong alam dati na tama, mali pala. That's learning to learn to unlearn. Napaka-importante. Kapag ginawa mo ito, lalong gaganda ang buhay mo. Matuto kang tumanggap na may mga bagay na alam ka na mali pala. Ganda po nun. Number five, learn from people you disagree. Sabi po ni Robert A. Hensling, I never learn from a man who agree with me. Kung nga naman, hindi daw siya natuto sa mga tao palagi nag-agree. Siyempre, pareho lang alam niyo. Kung gusto mo daw na ang kausap mo palagi ay mga taong kaparis mo, malamang may mga bagay na hindi mo matutunan. Dahil pareho lang naman ang alam nyo. Kaya ito daw maganda.
maganda rin daw nakikipag-usap tayo sa mga taong iba paniniwala. Bakit? Malay mo. May alam sila na hindi mo alam. Hindi lang pumalay yun. Sigurado ko po, may alam sila na hindi mo alam. Baka matuto ka sa kanila. Sabi ni Robert Cross, education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or self-confidence. No, education, matuto kang makinig kahit sa mga taong hindi mo gusto. Pero dapat din na wala. Hindi ka na inis at naasar. Wala gagalit. That's education. Number 6, learn not to stop learning. Sabi po na Henry Ford, anyone who stop learning is old. Yan, matanda daw, hindi natututo. Whether at 20 or at 80, ano man ang edad mo? Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Kaya po ako, palagi po, pinipilit ko pong matuto dahil gusto kong bumata. Sabi naman po ni Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Galing yan, ha? Ito naman po sabi ni Earl Nightingale. Ito po, napakaganda po. Ganda pong paliwanag po ni Earl Nightingale kung paano maging successful. Listen to this. 1 hour per day of study in your chosen field is all it takes. Isang oras lang daw. Sa gusto mong pag-aralan, ang kailangan mong gawin para gumanda buhay mo. 1 hour per day of study will put you at the top of your field within 3 years. Within 5 years, you'll be a national authority. And in 7 years, you can be one of the best in the world. Galing, ano? Number 7. Learn that what you learn cannot be stolen or taken away from you. Ito pa sabi ni B.B. King, the beautiful thing about learning is nobody can take it away from you. Yung mga pera pwedeng nakawin, ang learning po hindi. Walang pwedeng magnakaw ng yung mga natutunan. Alam mo ba bakit? Ito po. Because learning is a treasure that will follow the owner everywhere. Number 8, learn from God. And this is very important. Ito ang sabi ng Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge. Diyos na po ang nagsabi niyan. Kakulangan daw sa kaalaman dahil nasisira ang buhay natin. Kaya kailangan talaga nating pag-aral at matuto. Kung gusto po talaga nating gumanda ang buhay natin. Ito pa, learn this. The two greatest learning in life na napaka-importante, there's a God. May Diyos. Number 2, it's not you. Hindi ka ang Diyos, may Diyos. At sino po ang Diyos? Ito po sabi ng Diyos. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so my ways are higher than yours. And my thoughts higher than your thoughts. Antindi, no? Isa pa ho dapat yung malaman, matutunan. Sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kailangan nating malaman. Number 9. Learn that learning is not easy. Totoo. Yan. Hindi po ganun kadali. Kasi kung napakadaling mag-aral, marami na gumanda ang buhay. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, dapat po pahirapin nyo ng konti ang sarili nyo. Ito po ang sabi. Learning is not attained by chance. Hindi po na-attained daw ito ng by chance lang. Nagkataon! It must be sought. Dapat hinahanap, hinahabot. Okay? With ardor. Talagang matinding paghahanap po. And attended with diligence. Dapat, attend mo daw ito with diligence. Ano yun? Diba, kahit di mo na gusto gawin pa, kahit pagod ka na, gagawin mo pa, naantok ka, gagawin mo po, ibig sabihin na diligence. Sabi po yan ni Abigail Adams. At number 10 po, learning is a choice. Sabi po ni Brian Herbert, the capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Sana sa araw na to, piliin nating matuto para gumanda ang buhay natin. Huwag niyo po itong kalilimutan. Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Kung nakatulong sa inyo mga nasabi ko, sana ipasa niyo naman sa iba. Like and share this post in Facebook or go to our YouTube channel, Vic and Avelyn Garcia, for more inspirational and educational videos. Vic Garcia po, turo ko, paso. Magbabalik pa ang tulong ko, paso. Mga leksyong natutunan, i-share mo naman sa nangangailangan. Until next week, para sa mga diskarteng praktikal at click dito sa Turo Ko, Pasa Mo!
magbabalik ang Tulong Ko, Pasa Mo! There are many whys to why. Malinis ka ba sa buhay? A clean person is not the one who runs away from dirt, but the one who spends money, time, and effort to clean a dirty environment. Sabi ni Katrina Mayer, get rid of clutter and you may just find that it was blocking the door you've been looking for. Abelyn Garcia, Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo, alas 10:30. Commandments for clean living. Hinigaan mo, iligpit mo. Pinagkainan mo, hugasan mo. Sinuot mo, laban mo. Kung saan mo kinuha, ibalik mo. Kapag nagdumi ka, linisin mo. Kapag may kalat, pulutin mo. Araw-arawin mo ito, ang tagumpay ay magiging sayo. Vic Garcia po, Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo, alas 10:30. Sa darating na eleksyon, kailangan natin maglinis ng isip. Sa dami ng ating nadinig at nabasa, hindi na natin alam kung sino ang may mabuti o masamang pagnanasa. Kailangan natin maglinis ang ating puso para hindi tayo makagawa o mapagsalita na makakasira sa iba. Kailangan natin maglinis ang ating spirito para malaman natin ang tama at totoo. Vic Garcia po, Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo, alas 10:30. Gulong-gulo ka na ba sa buhay mo? Baka kailangan mo lang maglinis at magtapon. Itapon mo na ang galit. Itapon mo na ang inggit. Itapon mo na ang pait ng kahapon at mabuhay sa ngiting ng hinaharap. Kuminsan, kaya hindi makapasok ang bago, ayaw mo maglinis at itapon ng luma. Vic Garcia po, Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo, alas 10:30. Nothing inspires cleanliness more than unexpected guest. Nakakahiya daw kasi kapag madumi ang bahay. Ang sabi ko naman, nothing inspires cleanliness more than unexpected sickness. Huwag na nating hintayin na may magkasakit bago tayo maglinis at magmalasakit. Mas masakit kapag may nawala ng buhay dahil hindi tayo naglinis ng bahay. Abelyn Garcia, Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo, alas 10:30. Malinis ka ba sa buhay? A clean person is not the one who runs away from dirt, but the one who spends money, time, and effort to clean a dirty environment. Sabi ni Katrina Mayer, get rid of clutter and you may just find that it was blocking the door you've been looking for. Abelyn Garcia, Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo, alas 10:30. Commandments for clean living. Hinigaan mo, iligpit mo. Pinagkainan mo, hugasan mo. Sinuot mo, laban mo. Kung saan mo kinuha, ibalik mo. Problema kayang lampasan. Kayang lampasan. Dito, walang iwanan. Walang iwanan. Tayong lahat. Tulong-tulong. Tulong-tulong. Nagbabalik ang Tulong Ko, Pasa Mo. Ako Billy, si Vic Garcia. Ako na ang kanyang kamamilya, Abelyn Garcia. At dadako na tayo sa ating tulong-tulong segment ng ating programa. Ito po ang answering portion ng ating programa. Kung meron po kayong tanong, maaari niyo po ipadala sa amin sa 2366. Pwede rin po ipadala yan sa Tulong Ko, Pasa Mo Facebook fanpage or sa aming hotline 0917-865-3274 or sa ating Facebook Live comments. Yeah, so, marami lang tayong mga babatiin dito. Bati ha? Muna, tapos hello lang, mag-hello lang ako kay May Senisa at syempre kay Mara Capuyan. Hello sa inyo. At syempre, mag-hello ako kay Sheila Tobalinal at ang buong team natin. Hello kay Nona Damian at syempre si Sushi Serundo, Marcelo Jr. Hula, kilala mo to. Yeah, si MJ po. Yeah. At ito, meron tanong dito galing kay Lito. Oo. Papaano kapag biglaan ng pagkamatay? E papaano kung hindi mo naman napaghandaan? Ang ganda ng topic ninyo. Kaya nga, alam niyo po, walang bigla ang pagkamatay kung maghahanda ka na ngayon. Nagiging bigla lang po ang pagkamatay kung hindi mo pinaghandaan. Kaya nga po ngayon pa lang buhay ka pa. Mag-video ka na. Planuhin mo na. Gawan mo ng paraan
para mangyari po yan. So, ganyan po, mag-isip na kayo, ma-inspire po kayo sa video na panood nyo, ano kayo pwede kong gawin? Ano kayo pwede kong gawin? Ano kayo pwede kong gawin? So, para po hindi maging bigla, pero na yung pagkakataon naman, bigla naman talaga. For example, ganyan, naisip mo na gumawa, bigla ka namatay. Yes. Wala tayong magagawa doon. Pinaplano mo na, tapos namatay ka. Wala tayong magagawa. But, ngayon pa lang, pwede na yung first, kung ilang minuto meron pa binigay sa'yo doon, nauna. Sabihin mo na sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kamag-anak mo, alam mo, pag namatay ako, gusto ko gawin ito. Gawin ito, gawin ito. So, hindi mo kailangan ng maraming panahon to do this. So, right now, prepare yourself para sa iyong happy death. Yeah. Ito naman, mayroon tanong naman dito si Catherine. Sabi niya, kung hindi makapag-video, okay lang ba na mag-iwan na lang ng sulat na mabasahin ng aking mga kapamilya at kamag-anak pagdating ng araw na wala na? Pwede po yun, maganda rin po yun. Kaya lang, iba po kasi yung video na pwede... Parang kinakausap po, eh, no? Ibig sabihin, it can become a reminder sa pamilya mo na ay ikaw na itama mo paghanda, ihanda mo rin nila yung buhay na. Eh, iba po, lalo-lalo na po ngayon, parang mas madali pang mag-video kaysa magsulat. Kasi halos lahat may video cam o cellphone. Na ganun mo lang. So, pwede pong gawin. Pero kung mahilig kayo sa sulat, gusto niyo binaba, wala rin problema yan. Problema, at the end of the day po, kung ano gusto niyo. Basta, mapaghandaan niyo ang iyong kamatayan. Yes, hello kay Catherine Arpa, Angelo Redaha, Dr. Irene Cruz, hello, Lina siguro, ho. Isang gusto kong paalala lang po, kanina tinuro ko sa turo ko, pasa mo dapat, para maging matagumpay tayo sa ating mga pangarap, right now, bigyan natin specific pangarap na magkaroon tayo ng happy death day, yun ang pangarap. Oo, pwede yan. So, kailangan po kayong mag-aral. Kaya nga, sinabi ko po sa inyo kanina dapat, mag-aral. Ito po, gusto ko nang balikan po yung sinabi ni Peter Drucker kanina. We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. Kasama na daw po yung mag-aral para makasunod po sa pagbabago ng panahon, lalo na sa sitwasyon ng COVID. Yes. Ito ang ganda niya sinabi. And the most pressing task is to teach people how to learn. Ang pinakamatindi daw po trabaho na gagawin ng magulang, ng kumpanya, ng mga tao in leadership and government, ituruan ng mga taong matuto. Ganda, no? At specifically right now, ang tinuturo namin sa inyo, tinuturuan namin kayo kung paano mamatay ng masaya. Oo, paghandaan. Oo. At hindi ito madali kasi nabuhay po tayo na mamatay ng malungkot. Oo. So this is one thing we're teaching you right now. Matuto po tayong mamatay ng masaya at meron na po tayong example. Why don't we change the tradition? Sana masaya tayo every time may namamatay. Kumbaga, yun eh, parang napag-aralan na eh, di ba? Napaghandaan na. Okay. Eto, mag-hello lang kay Lala Kobar, kay Nona Damian, lagi nakatutok yan, Tita Beng, Elias Dunlao, oh, si Rosemary Oamir, hello, hello, at syempre, maraming salamat sa pagtutok ni Manny Luna Santos. Pwede pa, dagdag ko po yung sinabi ni Malcolm X, education is the purpose to the future, passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for into the era naman po. Ayan na naman si preparation. Ito hindi naman kamatayan. Ito yung gusto mong mangyari in the future. Sabi po dito, education is a passport. Aral. Makinig po sa programang ito. Yung purpose po natin. Tama po natin ito. Libreng tulong ka. Alaman, libre na nga po. O kaya, libreng seminar sa radio at sa TV. Okay. Libreng seminar sa YouTube. Ito na po yun. Sabi niya, education, which is what we're doing right now, is the passport to the future. Ito po yung magagamit nyo para sa kinabukasan. At ito, napakaganda, huwag nyo kalimutan. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Wow! Yung bukas daw ay nakahanda sa mga taong pinaghandaan yung bukas ngayon. So, paghandaan nyo na po kamatayan nyo at paghandaan nyo ang tagumpay nyo in the future para maging maayos ang buhay. Ito, meron tanong si Maricel, ha? Yes. Hindi ba pwedeng wido na lang? Kailangan bang aralin parang piano? Pwede ka namang kumapaka pa na lang, nakakatugtog ka na. Pero kailangan pa bang aralin ang buhay at ang pwede mong gawin sa buhay? Even wido is inaaral. Oo, parang pinakapaka mo rin naman. Inaaral mo rin yan. Pero iba po yung mayroon ka sinusunod. Sample, may treasure. Ano, pag may treasure kang hinahanap, ano kailangan mo? Lead. Treasure map. Ayo. Napakahirap maghanap ng treasure pag walang mapa. Yung mga
pasusunin? Now, pwede bang Guido? Pwede, maghukay ka na. Now, anong possibility makita may treasure? Maliit. Kasi walang mapa. Ganun din po ang buhay. Iba po yung mayroon kang sinusundan, mayroon kang pinag-aaralan. Kasi may dagdag si Ian eh. Sabi niya, kasi minsan sa pag-aasawa, hindi mo naman pinag-aralan bago ka nag-asawa. Sa pag-aanak, hindi ka naman nag-aral bago ka nag-anak. Hindi ba lahat yan trial and error? Yun nga, pagkakamali. Sino nagsabi sa iyo hindi dapat mag-aral? Alam niyo po bang napakaraming seminar, libro, counseling na pwede niyong gawin bago kayo magpakasal? At pag ginawa niyo to, malaki posibilidad na tumama ang inyong relasyon. Bakit? Alam mo yung gagawin. Pero pag hindi ka nag-aral, widow ka, malaki ang posibilidad na mamali ang iyong pagsasama. Bakit hindi ka nag-aral? Anong nangyayari? Nanguhula ka? Trial and error. Yun nga, problema. Trial and error. You try and error. Di ba naisip yun? Oo, may. Trial and error. Doon pa lang, may problema ka na. You try to have error. Wala naman sinabi, trier and be successful. Yung pa lang po, may problema ka na. But this what you do. Pag ikaw na mag-aral, tinuturo ko namin sa inyo, mag-aral ka. Malaki posibilidad na hindi trial and error. Ano mangyayari? You will try it not to have errors, but to be successful. Bakit ito susubukan? Yes. First time mo gagawin. Pero hindi, actually, hindi naman ito trial talaga. Nasubukan na ng ibang tao ito. It worked. That's the beauty of studying. So, meron ka pa ba dyan? Ito. Ay, mag-hello na ako kay Judge Tere. Hello. At kay Julieta Makapugay. Kay Marzi Anareta. Hello, hello yan sa inyo. Ito, gusto ko pa kong ibaan sa inyo. Ito, meron pa. Sa pag-aaral, ito. If you are not willing to learn, no one can help you. Ah, sa totoo lang. But if you are determined to learn, no one can stop nobody. You. Nobody. Oh, no one can stop you. Yung napaka-importante, napakarami po ito ang sabi, eh, sir, kasi ang hirap mag-aral eh, wala kami pera. Kasi, kung gusto mo talaga, may paraan. Ito yung Tagalog version. Pag ayaw mo, may dahilan. Sa totoo po, kung gusto po talaga natin gumagawin, kailangan po tayo mag-aral. Eh, sir, papasok ko sa eskwela para mag-aral? Hindi po. There are two kinds of education. Formal education, you go to school, enroll. Second is informal education. What do? You buy a book, you read. You go to a YouTube channel, you watch. You ask people. And right now po, kung may edad na po kayo, ito po'y dapat nyo gawin. Napakaraming YouTube channel, napakaraming libro, napakarami pong bagay na pwede nyo pag-aralan para mas lalong gumanda ang buhay natin. Sana po gawin nyo po yan. Ito, medyo practical lang ang tanong ha, ni Danilo. Sabi niya, paano ba sa pagmamaneho? Pwede bang ako na lang mag-aral o magpaturo ako? Aaralin pa ba yan? Aba? May memorize okay, again, mas maganda po, kahit sa anong bagay, may nagtuturo. Mas madali po. Kasi bakit po? Kasi siya alam niya yung tama, ikaw manghuhula pa lang. Pero may mga pagkakataon po talaga, may mga taong walang kakayanang kumuha na magtuturo. Kaya po, may video. Nag-aral. Okay po yun, kung talagang wala pong pagkakataon. Pero mas maganda po kung meron po magtuturo sa iyo. For example, maraming taong gusto magaling basketball player. Actually, wala naman nagturo sa kanila. Pero hindi video yun, ha? Pero nag-practice naman yun. Ano? Nag-practice ka, pero nanood sila. Pinanood nila si Michael Jordan. So, basically, may nagturo pa rin sa'yo. Pa rin yun. Kasi pinag-aralan mo kung paano niya ginagawa. Ang pagkakaiba lang, walang directly nagturong tao sa'yo. Pero yung pagbabasa mo, yung panonood mo, pag-aaral yun eh. So, para makintindihan niyo, pwede po yun. Okay, so mag-aabilin-bilinan na ba ako? Di ba? Sige, okay lang. Siguro po. Ako na ako magkukunan. Victorious reminder. Gusto ko pong iwanan po sa inyo. Marami po ako binigay na dapat yung matutunan. Pero bigyan ko po isa sa mga dapat yung matutunan kung paano gumanda buhay niya. Ito po yung tip number 5 doon. Learn from people you disagree. Uy, mami, matututunan ka doon. Ganyan po ito, ha? Napakarami po sa atin, ayaw natin kausapin yung mga taong ka-disagree natin. Uh-huh. Ang gusto natin kausapin yung ay yung mga taong sakayon sa'yo. I have a bad news for you. Pag ganyan ang ginagawa mo, wala ka nang matututunan o madadagdag sa bagay na meron ka. Bakit? Kasi tayo pareho na pananaw. Ikaw gusto ko palang kausap. Ano mangyayari? Yung alam ko, alam mo na. Yung alam mo, alam ko na. Pareho kasi tayo. Ito sabi niya, hindi daw siya natututo sa mga taong kapareho siya mag-isip. Natututo daw siya sa mga taong hindi niya kapareho siya mag-isip. Bakit? Okay. Hindi tayo pareho mag-isip. Usap tayo. So biglang, i-challenge mo yung paniniwala ko. Kaya pala opposite attracts. Napaka-important. Yun po yung una kong iiwanan sa inyo. Isa pa po gusto ko pong iwanan sa inyo patungkol po dito. Learn to unlearn.
tsaka ni Lentover, matuto po tayong tumanggap na may mga bagay na akala nating tama before. Hindi pala tama. Hindi pala. Matuto po tayong bumitaw sa mga bagay na eventually you realize mali. Ang masakit ng mga tao, mali na pinaglalabang pa. Hindi, dyan na ako nabuhay, dyan na ako mamamatay. Yan ay paniniwalaan ko for 50 years. Dyan. Hindi po. May mga bagay po na pag na-realize natin mali, tigil na natin. Yes. Katawag po doon, learn to unlearn. And it's so powerful. Pag ginawa niyo po yan, gaganda po buhay niyo. Wow! Napakaganda! At syempre, para naman sa aking Avelin-Belinan, kapamilya, paanala ko lang ha, kapag na-discourage ka, katulad ni Lewis Waterman, mm-hmm. di ba? Don't settle there, but always keep a positive attitude and keep moving. Who knows, di ba? Baka ikaw na yung susunod na makikilala sa buong mundo when you reach your destination, yes. di ba? Kasi kumbaga si Lewis na-discourage siya, pero hindi siya nanatili doon. Always remember, sometimes rejection is a redirection. Baka naman na-reject yung kontrata mo, meron ka palang dapat puntahan, di ba? Ano ulit yung paalala sa atin ni Steve Maraboli kanina? Every time I thought I was being rejected from something good, I was actually being redirected to something better. Opo yan, don't settle for the good. There's a better one. Yeah, so maraming sana marami kayong natutunan ngayong araw na to ha. Pero bago yan, magpapasalamat lang kami ha sa lahat ng sumusuporta sa tulong ko pa sa mo simula pa noon hanggang ngayon. And by the way, thank you so much sa Keto Living PH. Don't wait to lose that weight. Your dream body is just a few Keto Living PH meal plans away. Bisitahin niyo po ang Keto Living PH on Facebook and also on Instagram. Closing prayer tayo. Okay, sa langit tayo. Mag nasa langit, maraming po salamat sa lahat po ng tinuro niyo po sa amin sa araw. Lalo po yung buhay ni Donna. Sana po matuto po kaming pagandaan ng aming kamatayan. Pero matuto din po namin pag-aralan ng aming buhay right now para magkuha po namin, magawa po namin lahat ng gusto niyong magawa sa amin at maabot namin ang amin. Tulungan mo kaming tignan ang rejection as another redirection ng pinagagawa niyo sa amin. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Reminder lang po sa mga naghahanap po ng auditing and accounting firm, kontakin niyo lang po Caballero Laksa & Company. Tawagan sila sa 0917-836-4747. Pero bago ka magpasalamat sa ating mga TKPM na teleradio team, may gusto lang akong tapusin itong programa na ito with a song. Happy Death Day to you. Happy, sabahin mo! Oh, happy Death Day to you. Happy Death Day. Happy Death Day. Happy Death Day to you. Sana maging masaya tayo. Maging masaya po tayo sa araw na ating kamatayan. Dagdag ko, maging masaya tayo sa pagkamatay ng ibang tao. Yes. Hindi po dahil natuwa ka dahil kaaway mo. Hindi po dahil nagampanan niya, dapat niyang gampanan sa buhay. Gaya. At alam natin kung saan siya pupunta dahil may buhay na walang hanggan. Salamat po sa aming TKPM Teleradio team for always supporting us. Thank you so much Sheila Tubalinan at buong team. At syempre maraming salamat kay Joseph Garcia, kay Incel Cecilio. Maraming salamat ka pamilya sa pagtutok sa tulong ko pa sa mo. Laging tandaan, ano man ang naitulong namin sa inyo o ng programa nito sa inyo, sana ipasa niyo naman sa iba. I-share ang Facebook Live video na ito at imbitahin ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong ko pa sa mo sa susunod na linggo. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko, pasa mo. At sa tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. God bless you. Ang ating mga kapamilya, Vic at Avelyn Garcia sa Tulong Ko, Pasa Mo. Tulong Ko, Pasa Mo. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Susunod din ang mga tulong. Hopefully, marami rin tayo makabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Wala akong iwanan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Ikakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon.